be kind enough to detail to us how much you're receiving as consultant? The record would speak for itself, Mr. Chairman. We will submit the record. Okay. Can you just tell us, since there's a record, just tell us. It's a sizable amount, Mr. Chairman. Which is? This is a million. How much? A million. Per? Per month. Per month. Yes. Meron ba kayong kilalang consultant ng ibang mainstream media like ABS-CBN, GMA, News 5, UNTV, Net 25, and other mainstream media na hayagang tumitira at nagpapakalat ng fake news sa harapan ng publiko? Wala kasi akong kilala. Maliban dito kay Jason Sa. At hindi nga natin alam nung una na ito'y consultant. Akala lang natin talagang unconditional yung kanyang pagsuporta sa mga Duterte. Pero nakita natin dito na hindi pala. Sapagkat napaka-sizable amount, in his word, yung ginamit niya nung siya po ay unang tinanong sa amount na yan, kung magkano ang kanyang sinasahod. At yon ay napag-alaman natin, 1 million pesos. Ito ang pinakamagandang halimbawa ng isang bayarang para lamang po magsulong ng interes ng ilang individual or group of individuals sa harapan po ng publiko. Ngayon, sa pagkakataong ito, sa tingin nyo, sino-sino ang mga bayaran ng mga bloggers at blogger-blogger nagsusulat at gumagawa ng video at nagpapakalat ng mga interes ng mga sa tingin ninyo'y nagbabayad sa kanila? O, laruin nyo sa inyong mga isipan. Pero gusto kong balikan kung ano ba ngayon ang nangyari politically, particular sa Uniteam. Simula po noong January. Pero dito kasi sa ating gagamiting post, particular nitong si Live Awake Kayatan, eh nagsimula yung kanilang yung kanyang post doon sa thread sa X sometime nang i-remove na bilang senior deputy speaker itong si Gloria Macapagal Arroyo. Pero actually ang observations po natin, nagsimula talaga na maging vocal itong mga DDS supporter, considering na sila po talaga ay pro-China dahil ang kanilang sinusuportahan ay pro-China, nung umingay na po ang EDCA. Ito po ay makatapos na bumisita ng ating Pangulo January 3 to 5, 2023 sa Beijing, China, kung saan isinulong ng ating Pangulo ang ating interes, pero mukhang hindi ito naging katanggap-tanggap para sa China. Kaya naman ang naging resulta ay ang aggressive behavior ng China. Una, noong February, nagsagawa po sila ng paggamit ng military-grade laser. At since then, kaliwat ka ng aggressive behavior, dangerous maneuver, and unlawful conduct dyan po sa West Philippine Sea. At noong Mayo, prior to that, meron din palang instance na humiling ang Estados Unidos for temporary refuge para sa mga Afghans na naging empleyado po nila during their time na ang Estados Unidos ay meron pong base militar pa sa Afghanistan. Si Vice President Sara Duterte ay nagpahayag kaagad ng kanyang pag hindi sang-ayon doon po sa ipinapaalam pa lamang ng Estados Unidos sa Pilipinas at wala pang desisyon noon si Pangulong Bongbong Marcos. Yun kagad yung unang-unang nakita natin na itong si Vice President Sara Duterte ay unti-unting bumabaliktad doon sa mga polisiya na ninanais po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Feeling niya, siya ang presidente kaya sa kanyang mga sinasuggest ay siya dapat ang masunod. Ngayon, uminit ng uminit ang kalagayan dahil nagkaroon na rin po ng pagpapalakas doon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan po ng Estados Unidos at saka ng Pilipinas.
At dito naging outspoken na ang mga DDS. Ngayon tinatawag natin silang DD shit. Particular itong si Alan Troy na mayroong pseudonym dito sa social media na Sas Rogando Sasot or Sas, kasi yung Rogando at Sasot eh may ano yan, gitnang pangalan at saka apelyido niyang si Alan Troy. At doon talagang tinawag nitong si Alan Troy na tuta ng mga Amerikano ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At doon sinigundahan na ito ng mga kapwa niya po, DDSITs. Noong Mayo o June, sa pagitan po ng buwan na yan, nagpunta po ang mga representante ng Pilipinas. Pero hindi naman talaga para sa Pilipinas, kung hindi, tawagin na lang din nating representante ng mga pro-China o mga Duterte supporters. Sila ay nagpunta sa China para po dumalo sa sinasabi nilang development activities para daw po sa malayang pamamahayag. Pero alam naman natin na kaya sila nandoon eh para isulong ang interest ng China sa mga Pilipino. Kasi yun lang naman ang kang pwede natin i-conclude sa ginagawa po ng Chinese media. Ano? Isulong ang interest nila at nag-participate ng mga Pilipino for what? Para isulong ang interest ng China dito sa Pilipinas. Kasama doon yung certain Tio Moreno na sa totoong buhay ang pangalan po nito ay Alex Destor. At dito umuugong na rin yung pagbabalak nitong mga DDS na ito na agawin ang kapangyarihan para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito ay una sa pamamagitan ng impeachment. Kasi kapag ka na-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, eh parang naulit ang kasaysayan noong 2001 kung saan ang Vice Presidente by law of succession ang hahalili bilang Pangulo. At sa ngayon, ito ay sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. Na kung nangyari, syempre, tamatamasa ang mangyayari dito sa mga DDS dahil hanggang 2028 at mula 2028, malamang sa malamang, kung maging presidente si Sara, eh siya rin ang magiging presidente to 2034. Kaya ganun na ganun, eh natunugan ka agad. Kaya ang nangyari, ni-remove yung parang sinasabi na utak ng impeachment na yan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang diskarte kasi, patatalsikin muna bilang speaker si Martin Romualdez, at kapag kawala na si Speaker Martin Romualdez, makokontrol na nila ang Kongreso at magagawa na ng kaparaanan para i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. At dyan natin sisimulan ito pong post nitong si Thea Tan. Kasi sabi niya po rito sa kanyang post kahapon, nag-reply ang ex-user na to. By the way, ang ex, para sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay dating Twitter. Sa post niya, with a link to his other post showing the chronology of events from when he thinks it all started up to the present. O, medyo dinagdagan pa natin ha, kasi belated ng kaunti itong post ng Time is a Changing. Ano, nagsimula lamang siya rito sa pagkaka-remove ni Gloria Macapagal Arroyo eh. Pero kung babalikan pa nga natin ng 2022, hindi pa nakakaupo si Pangulong Bongbong Marcos. Nagsisimula na ang mga DDS eh, sa kanilang kaliwat kanang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin, whether these are purely speculative or factual, you be the judge. May mga binasa ko ito, pero may mga kaunting inconsistency. Pero most of the time, most of it, eh, factual po ito kasi nakita po natin at napanood ito sa mga balita. Pero if ever may semblance of truth ang post niya, it means yung counter-attack sa detractors ng gobyerno are done silently and with finesse. O, unahin po natin ito pong chronology of events. Ha? Sabi po dito nitong Time is a Changing at Lonsilic. Sino ba ang nag-umpisa ng BBM versus DDS conflict? Mahaba ito, sabi niya. Pero kung sisimulan natin, prior to this post, 2022 pa lamang. Pagkaupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos,
Nandiyan na ang mga grupo katulad nila Maluti, Kia, at unti-unti ang SMNI na ginigiba ang kasalukuyang gobyerno. Oh. Medyo mahaba ito. Iisahin natin ang mga characters at mga pangyayari. Halos lahat nito ay naganap noong 2023. Game! Nag-umpisa ang paghiwalay ng Uniteam nang sinubukang tanggalin ni GMA si Martin Romualdez bilang speaker mga late May to June. Umugong po ang balita na yan. At dahil po dyan, na-remove from senior deputy speaker itong si Gloria Macapagal Arroyo sa House of Representatives. The reason behind that is para daw siya makapag-focus sa mga mas mahalagang bagay para sa kanyang mga constituents. At the same time, sinasabi din po sa House ng mga panahong iyon na ginagalang nila ang respeto. Ang nire-respeto nila ang naging desisyon nitong si Gloria Macapagal Arroyo. Pero walang umamin that time na yung decisions na yan ay merong tangkang kudita sa leadership nitong si Speaker Martin Romualdez. Ano ang naging epekto nito sa mga sumusuporta o sa bumubuo sa Uniteam? Agad nagbitiw itong si Vice President Sara Duterte bilang Chairman Emeritus ng Lakas CMD. Ito ay para sa pagsuporta niya kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tuloy ko po ang binabasa ko. Tinampihan ni Sara Duterte si GMA at binansagang tambaloslos. Ito na po yung pagkakataon na nakapagbitiw na sa Lakas CMD itong si Sara Duterte bilang Chairman Emeritus nito, at kinabukasan sa kanyang Instagram post, nagpasaring itong si Sara Duterte without naming names ng tambaloslos. At ang naging konklusyon po rito ng kanyang mga supporter, ang tinutukoy na tambaloslos, walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Pero yung ibang mga nagtatanggol dito kay Sara Duterte, sinasabi nila, wala daw pinangalanan itong si Vice President Sara Duterte, kaya hindi po totoo na ang tambaloslos na tinutukoy nitong si Sara Duterte ay si Speaker Martin Romualdez. Pero circumstantial evidence will tell us na ang tambaloslos perhaps ay itong si Martin Romualdez kung ang pagbabasihan po natin post ni Sara Duterte. Bakit? Eh hindi pa kasi po siya dyan tumigil. Nangyari sa isang event, kung hindi ako nagkakamali, somewhere in Manila, nagkaroon po ng pagtitipon. Official gathering po ito kung saan ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating Vice Presidente ay magkasama. Ipinakilala ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng ating Vice Presidente, considering siya yung pinakamataas na posisyon, ikalawa sa Pangulo, na present doon sa activity. Kasi usually, ang nagpapakilala, mga department secretary. Pero nandoon ang Vice Presidente, kaya ang nagpakilala, syempre, ang Vice Presidente. Sabi ni Vice President Sara Duterte din, Apo Lakay, mahal kita. I do not know kung ito yung mga exact words, ha? Hindi po ito verbatim. Pero ganitong-ganito po yung gustong sabihin ni Vice President Sara Duterte. Mahal kita, pero hindi ko magagawang banggitin ang iyong gitnang pangalan. Kaya pinakilala niya si Pangulong Bongbong Marcos bilang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon, bakit niya kailangan pang banggitin ang pagkakataon na yon? Pwede niya naman banggitin na lamang. Pinakikilala ko po sa inyo ang ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bakit niya pa kailangan ipagdiinan na hindi niya babanggitin ang apelyidong Romualdez? Kasi mainit pa ang issue noon. Pero ang ating Speaker Martin Romualdez, napakahaba po ng pangunawa. At ang Pangulo, hindi naman nakikialam ng mga panahong iyan. Hanggang sa ngayon, naniniwala ako, focus lang sa trabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Umalis si Pangulong Bongbong Marcos, syempre, kasama si Speaker Martin Romualdez, at dahil nga tinanggal na itong si
Gloria Macapagal-Arroyo bilang Senior Deputy Speaker at parang umugong na magkukudita ito sa liderato ng Kongreso, hindi na rin po natin nakita na isinasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong si Gloria Macapagal-Arroyo sa kanyang mga overseas official trip. At nung hinatid si Pangulong Bongbong Marcos, nakita po natin ang isang napakagandang unity muli. Muling naging masaya sa pag-uusap itong si Sara Duterte at Speaker Martin Romualdez to the extent na itong si Vice President Sara Duterte ay humawak pa sa siko at napakalambing kay Speaker Martin Romualdez, kaya natin akala noon okay na ang lahat. Pero hindi pala, sapagkat hindi tumigil ang mga supporter nitong si Vice President Sara Duterte na sa huli naglagay sa kanya sa alanganin. Pero pag-uusapan natin yan maya-maya. Tuloy po natin ang binabasa po natin dito. Sabi po dito, malaki at malakas pa ang PDP laban noon. Totoo po yun. Kasi talagang ruling party itong PDP laban, particular nung presidente itong si Rodrigo Duterte. Pero ano ba ang nangyari? Hindi ito nagtagumpay kasi pumanig ang mayorya kay Romualdez. Mga 70 lang ang congressman na pumanig kay GMA at Sara. This figure, we do not know. Sabi nga ni Tayatan, baka speculative lang ito. Wala tayong particular na figure na napanood sa balita na merong 70 congressmen ang pumanig kay GMA at Sara. Kaya tingin natin, speculative lamang ito. Si Niuyo, ni Romualdez, si Sara, di ba? Yun yung binabanggit po natin. Maayos na yung sitwasyon, akala natin okay na. Tuloy po natin. Sabi pa po dito, ang mga DDS trolls naman. By the way, tingin ko itong time is a changing, hindi po ito PBBM supporter nor loyalista. At definitely hindi po ito DDS. Ang tawag niya po sa ating mga sumusuporta kay Pangulo ay pulangaw. At alam naman natin na ang mga pulangaw na tumatawag sa atin, ang mga tumatawag sa atin ng pulangaw ay either dilaw o kaya kakamping. Madalas niyong maririnig yan doon sa hamon ng hamon sa akin ng debate. Sabi ko, ora mismo, lalabanan kita ng debate. Ayaw niya naman, gusto niya, papuntahin pa ako sa channel niya at dalhin ko yung mga manonood ko doon para doon kami magdebate. Wala akong ibang tinutukoy kung hindi yung bulletin apable yata yun. Ano? Yung apable, madalas nagsasalita yun ng pulangaw. O kaya, definitely, itong time is changing. Sa tingin natin, isang dilaw po ito, isang kakamping. Ngayon, ano pa ang sinasabi niya po dito? Si Romualdez naman ay nagpatuloy. Hindi, I'm sorry. Ulitin ko ha. Ang mga DDS trolls naman kasama ang madaming BBM supporters tinulig sa si Martin Romualdez. I do not believe na maraming BBM supporters ang tumulig sa kay Martin Romualdez. Ha? Hindi ako naniniwala dito, kaya this is speculations lamang nitong si Time is Changing. Hindi po yan facts. Dahil ever since, ang PBBM supporter na natili po kay Speaker Martin Romualdez. Pinagtanggol natin si Speaker Martin Romualdez. Walang tumulig sa kay Speaker Martin Romualdez kung hindi mga DDS trolls lamang. Pinakalat nito ang tambaloslos para insultuhin si Speaker Martin Romualdez. Si Romualdez naman ay nagpatuloy lang sa trabaho at pagbibigay ng ayuda. Kumbaga, consolidation ang ginagawa habang tinitira siya ng DDS, which is good para po sa ating speaker. August, umugong na naman ang kudita sa kamera. Si GMA pa din ang nanguna. Pangontra na ito sa posisyon ni BBM at Romualdez na pro-US at pro-EDCA. At tingin ko, hindi lang yun. Ang pinaka, kung ako mag-i-speculate, posisyon. Kasi after all, nakasalalay sa pagiging pangulo ang pagiging pro-US at pagiging pro-EDCA. O, dito pumasok na ang pondo ng China. O, speculations po ito ha, kasi wala naman pong datos na nagsasabi na meron talagang officially na pinondo ang China.
pero maraming chismis para po isulong ang interest po nila dito sa Pilipinas. Nag-umpisa na ang pro-China trolls na pinangunahan ni Alan Troy Sasot na kaalyado na si Maharlika. Actually, hindi dito nagsimula eh. Kaya iko-correct lang natin tong si Time is a-changing. Si Alan Troy, nagsimula yan sometime in February. Kung hindi tayo nagkakamali. Kasi last, on the third quarter and fourth quarter, the first few months of President BBM on 2022, constructive critics itong si Alan Troy. Eh. May mga sumusuportang, may mga posts siyang sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno, may mga nagki-criticize din sa kasalukuyang gobyerno, which is then is good. Pero noong 2023, wala na. Talagang naging balahurang kritiko na itong si Alan Troy simula noong EDCA. At hindi yan nangyari lamang noong August. Nangyari yan mga sometime in February, March. Nagpa-interview pa nga yan itong si Sas Rogando Sasot doon sa Kapihan event eh. Kung saan ang host dito ay kilala din bilang isang pro-China. Certain Laurel yata yung pangalan nun, kung di tayo nagkakamali, ayon sa ating mga bubuwit. Pero hindi ko sinasabing totoo ito, ha. Eh, kamag-anakan daw po iyon ng ating Department of Agriculture Secretary na si Laurel. Yan ay bubuwit lamang, hindi po natin sinasabing totoo. Kaya tuloy po natin ang binabasa natin. Si Maharlika at saka si Alan Troy, eh talagang dyan, nag-joint force na sila. Nag-joint force. Ano? Joint force. Mali, ang grammar ko. O basta, whatever it is, hindi ako particular sa... Hindi ako ano eh, English proficient. Ano ba tawag doon? Basta, yung mga mahihilig dyan mag-correct ng language, okay lang sa akin, i-correct nyo ako dahil hindi ako particular dyan. Ngayon, sabi po dito, nagpunta pa ito sa INC para humingi ng suporta. At tingin ko, speculative ulit ito. Kasi... kung pupunta siya sa INC para humingi ng suporta, eh alam naman natin na ang INC sinuportahan si Pangulong Bongbong Marcos at even ang dating Pangulong Marcos Senior. Kaya bakit naman pupunta si GMA sa INC para po humingi ng suporta para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos o ang liderato dyan sa speakership sa House of Representatives? O, speculative yan ha. Ang resulta, palpak na naman ang galawan at na-demote si GMA. Ano? Na-demote? O tama ba? Tama, from senior deputy speaker, binaba po siya to deputy speaker na lamang. Okay? Di na sinama sa mga foreign trips at tinanggal bilang senior deputy speaker at naging deputy speaker na lang. Nakalagay naman pala rito. Malakas na ang banat kay Martin Romualdez ng panahon na to. Unti-unti na, pinapaugong na talaga nila Alan Troy, nila Maharlika at ng iba pang mga didishit vlogger ang tambaloslos. Tinutukoy nila doon si Martin Romualdez. Umpisa na din ang paggalaw ng China sa WPS na biglang naghigpit laban sa ating PCG at AFP. Ay eto, mali po itong observation niya. Kasi sabi nga po natin, simula-simula noon pa lamang, wala pong naging pagluwag ang China sa WPS. E kagagaling pa nga lang ni Pangulong Bongbong Marcos, February, ginamitan nila ng military grade laser ang ating Philippine Coast Guard. Eh. Kaya mali po itong observation ni Time is changing dito. Sinuportahan naman ni Romualdez ang ating militar. At ito na yung issue sa confidential funds papasok. Pero maingay na ang mga pro-China propagandista tulad ni Sasot, Piquilla, Roque, Lopez, Moreno at iba pa. Hindi pa lubos na biyak ang Uniteam. Pasok budget hearing sa Kamara. Ito na, confidential funds na ito. Natuklasan ang pagwaldas ng pera sa Office of the Vice President at DepEd. 125 million pesos in 11 days na walang explanation. Pero prior to that, the information was 19 days ang naging paggasta ng OBP sa confidential funds na 125 million pesos. In-expose yan nitong sina Franz Castro
at Arlene Brosas, kasama rin itong si Raul, ay hindi, Raul Manuel, hindi pala si Raulo, Raul Manuel. Tatlo sila na kongresista diyan sa kongreso na belonging to Makabayan Block. Ngunit, during the budget hearing sa plenaryo for the budget of the Office of the Vice President, when Representative Stella Kimbo ay tinatanong ng opposition, inamin nitong si Stella Kimbo na nakahit siya ay nagulat dahil ang lumabas po sa resulta ng report ng COA ay hindi po 19 days kung hindi 11 days lamang nagasta ang 125 million pesos noong December 2022. At dito na talaga nagkaroon ng world war sa pagitan po ng mga DDS, DD sheets, at syempre ng mga sumusuporta sa pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo, walang iba kung hindi si Speaker Martin Romualdez. Dahil ang ginagawa ng mga DD sheets para paburan ang kanilang vice presidente o vice presidente pala natin, pero hindi natin sinusuportahan, ay isulong ang interest nito particular sa confidential funds. Ngunit, nabunyag sa harapan ng publiko, kaya ang ginawa nila, dinadivert nila yung issue. Ginaslight nila ang kanilang mga supporter para paniwalain ang mga ito na ang buong kongreso, ang rotten institution, at ito mismo ang mga katagang binanggit ni Rodrigo Duterte, sabay pagpapakalat ng hashtag MOOE. Di mo pera yan. Ano? Tapos nangihingi sila ng resibo. May humamon pa nga na isang DD sheet kay Congressman, Congresswoman Migs Nograles. At resibo daw. Inimbitahan siya ni Congresswoman Migs Nograles sa kanyang opisina anytime at sasamahan siya sa lahat ng ahensya ng gobyerno para patunayan na walang anomalya sa paggasta ng opisina, in particular nitong si Congresswoman Migs Nograles belonging to the PBA party list. Tuloy natin. Sinubukan naman ni GMA gumalaw sa Kamara upang tanggalin si Martin Romualdez. Ang balik, demoted siya. O, ano na yung nangyari dito? Kasi parang medyo tumalun, napakalayo ng talon nitong si Time is Changing. Yung pagkakaalis kay GMA, ito na ngayon yung kung saan kinokondi nila si Rodrigo Duterte sa pagtuligsa nito sa House of Representatives na hindi po pinirmahan sinang uyunan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nangyari yan sometime in October or November. Ito, nasa August, September pa lamang tayo, nag-advance itong si Time is Changing. Kaya magulo yung chronology of events niya rito. As far as my recollection ha, is concerned. Ha. Okay, tuloy tayo. Pasok Rodrigo Duterte. That was October. Tinalunan niya yung September. Ano? October. Marami pang mga nangyari noong September. Si Vice President Sara Duterte, sinabi niya sa kanyang mga kritiko, ang kume-question sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan. At ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Nagkaroon sila ng world war nitong si Franz Castro at saka ni Senator Riza Ontiveros. Meron nga po tayong post na senior kanina. Puntahan po natin yun. Isingit po natin ito. O, ito po yung isa sa mga world war ni na Sara Duterte at Senator Riza Ontiveros. Kasi nangyari po ito nung kasagsagan ng issue ng confidential funds. Sabi nitong si Sara Duterte, Senator Riza Ontiveros, while she amuses the nation with her player of drama, could only wish the 2022 OBP confidential fund was accessed illegally. Ano ang sagot sa kanya ni Senator Riza Ontiveros? Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, Vice President Sara, the OBP can live without confidential funds. Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan, budget hearing pa lamang? Yan ha. Isa yon sa mga example, sometime in September, na hindi na po nabanggit dito
nitong si Time is Changing. Talon tayo. Pinasok niya na ang October month. Ha? October Pest. October month. Pasok Rodrigo Duterte upang ipagtanggol ang anak kasi walang mabigay na rason sa paglustay ng 125 million pesos in 11 days. At ito ay kanyang ginawa sa programa niya, Gikan sa Masa. Itong si Rodrigo Duterte, tinawag niya na most rotten institution ang Kongreso. At hinamon niya pa ang Kongreso na ipakita ang mga resibo. At kung hindi ito magpapakita ng resibo, hinikayat niya ang mga Pilipino na huwag magbayad ng buwis. Isang abogado ang naghikayat na huwag magbayad ng buwis at dating Pangulo na alam niya naman na ito ay bawal. At alam na alam niya, being a former president, na kapag ka walang buwis collection, walang mangyayari sa gobyerno. The blood of the government, syempre, nanggagaling sa buwis. At pag ikaw sumunod ka sa panawagan ni Rodrigo Duterte, isa kang tanga o kaya uto-uto. Dahil alam mo naman na ang hindi pagbabayad ng buwis ay may kaakibat na kaparusahan ng pagkakakulong at penalty, syempre. Hindi mawawala yon. O tuloy po natin. Kinausap na ni Duterte ang mga general niya na karamihan ay retired na. O prior to that, nag-usap kasi itong si Rodrigo Duterte at saka si Sara. Matagal na po silang hindi nag-uusap sa ating pagkakaalam ayon sa mga bubuwit. Pero umuwi ng Davao si Sara Duterte sa harapan ng puntod ng kanilang mga ninuno, magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at syempre lolo nitong si Sara Duterte, ay humingi siya ng payo dito kay Rodrigo Duterte. At ang naging payo niya nga dito kay Sara Duterte, yung mga sinambit niya sa Gikan ng Masa. Particular yung threat na ibinigay niya para po kay Franz Castro. Kung paano gagamitin ang confidential funds at kung paano ito i-execute kung siya ang gagamit ng confidential funds. Yun po yung payo niya para kay Sara Duterte. Sinabi nito na ang pinaka-corrupt ay mga congressman. To be more specific, sabi ni Rodrigo Duterte, quote and quote, the most rotten institution in the country. Yan po yung sinabi niya, is the House of Representatives. Sinabi niya ito sa SMNI at DZAR, actually, sa Gikan ng Masa, ano, program. At yun po ay nire-upload na lamang sa mga socials nitong SMNI. O, tuloy po natin. Lumabas ang bilyong-bilyong confidential funds ng mga Duterte sa iba't ibang mga posisyon nila. Ang naglabas po niyan, Rappler. Sa isang artikulo ng Rappler, ipinakita po doon na ito pa lang si Fiona ay si Vice President Sara Duterte noong panahon po na ito ay mayor diyan po sa Davao City ay nag-spend ng 6. Something billion pesos for a period of 6 years while she was the mayor of Davao City. Pinakamalaki po itong confidential funds sa lahat ng mga city sa buong Pilipinas. Okay? Inumpisahan na din ng mga DDS troll ang pag-question sa pondo ng Kongreso pagsalag sa CIF ng mga Duterte. Diversionary tactics ang ginawa nila Alan Troy and et al. Kasi bakit? Talagang maugong sa harapan ng publiko ang confidential funds. Hindi naging katanggap-tanggap sa ating mga Pilipino na merong isang Fiona ay merong isang office of the vice president na gagasta lamang ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw. Kaya talagang ang panawagan sa Kongreso ay napakalakas. Kaya ang nangyari, ang Kongreso, yung kanilang disposition sa confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education, including the other civilian agencies, binawi nila. At ito ay nirealign nila into National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency, Department of Transportation, at saka Philippine Coast Guard. More than 1 billion pesos were reallocated para po sa confidential funds ng mga nabanggit na ahensya ng ating gobyerno.
At yan ay inalis mula po sa DepEd, mula po sa OBP, mula sa DA, mula sa DICT, at saka mula po sa DFA. Ang nag-umpisa nito ay si Sasot, sabi rito. Kadalasan kasi lahat, mga tol, si Sasot talaga ang pangunahing promotor. Yung MOOE, kung ano-ano pang mga pag-ninira dito po kay Speaker Martin Romualdez, except doon sa huling ginawa nitong si Celis, na babanggitin din naman dito, nitong si Time is a Kinging. Sabi pa dito, dito naging full blast ang operasyon ng mga DDS at pro-China propagandista laban kay Martin Romualdez. Sabay na din ang full blast na pangharas ng China sa West Philippine Sea. Kumbaga, may deflection na para protektahan si Sara Duterte, tinira na din ni Duterte si PBBM. BBM lang ang tawag niya. Binasa ko lang na PBBM. Ngayon, ang observation nitong si Time is a-changing, yung ginagawa ng China para i-divert ang attention kay Vice President Sara Duterte, which is hindi po yun correct. Speculations lamang ito. The Time is a-changing. Ang issue kay Sara Duterte at ang issue sa West Philippine Sea ay magkaiba. Nagkakaparehas lamang sila dahil si Duterte, supporter ng China. Pero magkaibang issue yan. Mas malaking issue ang West Philippine Sea. Itong kay Sara Duterte, individual lamang ang pinag-uusapan dyan. Kung meron mang culpability or liability, kung sino yung mga lumapastangan sa budget ng ating gobyerno. But the WPS is a concern for all Filipino. Concern po ito ng buong Pilipinas. Kaya mali po para sa akin yung observation nitong Time is Changing. Na para kay Sara, kaya nag-full blast ang China, hindi. Coincident lang lahat yan. Kasi bakit? Nagiging malakas ang ating pag-iit ng ating karapatan para sa West Philippine Sea. Pumapasok dito yung iba't ibang ugnayan po natin sa mga like-minded nation katulad po ng Germany, Japan, Australia, Canada, United States at iba pa. At dito parang nati-threaten ang China sa kanilang interest sa WPS, which is napakalayo para po ang China ang magamit para lamang isulong ang interest ni China, ni Sara. Baligtad po eh. Ang interest ni Sara, pinupurso nila rito para maging successful sila, at the same time, ang makikinabang sa huli, China. Kasi bakit? Kapag ka naupo ang isang pro-China, katulad ng mga Duterte, wala ulit magiging problema ang China, particular sa WPS. Iaapis lang ng iaapis ng Pilipinas muli, katulad ng ginawa ng Duterte administration sa loob ng 6 na taon, ang China. O kaya, baliktad po yung observation nila. Hindi po China ang nag-gagawa para ma-divert ang attention from Sara. It's the other way around. Si Sara, sinisikap nilang iupo, sinisikap nilang mapuesto para ang interest ng China walang maging problema dito sa Pilipinas. Yun naman ang aking observation. Tuloy tayo. Umamin si Sara Duterte na may problema sila sa pamilya. Kasi sa pagkontra ng ama kay BBM, naiipit siya. I don't believe na yan ang dahilan. Kumukontra ang ama, naiipit siya. Hindi. Kasi sa una pa lamang na paniniwala ko, hindi na mapagkakatiwalaan itong si Sara Duterte. Hindi ako naniniwala na totoong mahal niya si Apo BBM. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala na kaya siya sumapi sa UNITIM para talagang pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino. After all, it is evidence ng kanyang mga pronouncement. If you want unity, hindi ka dapat nakafocus sa mga kakampi mo lamang. Ang tunay na pagkakaisa ay pagkaisahin ang lahat ng mga Pilipino. Ipakinig ko nga sa inyo, ito pong tugtugin ng pangangampanya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po ninyo, mga tol. Pangarap para sa ating bansa. Yan. Medyo delayed, ano? Naglo-loading pa. Pero habang naglo-loading siya, pakinggan niyo po, ah. Patuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas.
para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Naalala niyo yung awitin na yan? Yan ang tunay na layunin ng isang naghahangad ng tunay na pagkakaisa para sa mga Pilipino. Pero hindi natin nakikita yun sa isang Duterte. Kasi bakit? Ayaw niya ng usaping pangkapayapaan. Ayaw niya ng amnestiya. Ayaw niya kapag kinikritisize siya. Ang isang leader na gano'n ang pag-uugali, hindi yun makapagkakaisa ng bawat Pilipino. Kasi kung talagang naglalayon ka ng pagkakaisa, yakapin mo hanggat maaari ang kalaban mo. Walang pagkakaisa sa kaibigan lamang, walang pagkakaisa sa kagrupo lamang. Nagkakaroon ng tunay na pagkakaisa kapag ka ang magkakalaban, nagkakampi-kampi na. Pero hindi yung ginagawa nitong si Sara Duterte. Tuloy po tayo sa binabasa natin. Tuluyan naman tinanggal ng Kongreso ang 650 million na CIF na hinihingi nila sa version nito ng budget. At dahil kontra ng si Digong kay BBM, nagising na ang mga pulangaw at Kongreso. O, kaya sabi natin, isang dilaw o kakamping ito. Tawag sa atin, pulangaw eh. At Kongreso. Yan. Tuloy kinwestiyon ng DDS troll sa ang MOOE, EME at travel expenses ng Kamara. Nasinagot naman ng HOR hanggang humantong na ito sa pagpapakalat ng fake news ni Nacelis at Badoy sa SMNI at Bizar. Dito na din lumabas ang death threat ni Digong kay Castro. Tandaan, halos sabay ito sa WPS. Ako para sa akin kasi, coincident lang yung nangyayari sa WPS. Walang kaugnayan yung problemang kinakaharap ng mga Duterte sa ginagawa po ng China Coast Guard diyan po sa WPS. After all, sino ba ang mga Duterte para sa China? Isang tauhan lamang sila kung tutuusin ng China. Ha? At marahil, kaya ngayon sumusuporta ang China, ayon sa mga bubuwit, naglabas nga ng pondo ang China pero wala tayong datos talaga na magsasabi na yan ay totoo. Eh para interest ng China ang maisulong sa Pilipinas. Not the other way around. Hindi interest ng Duterte ang maisulong para sa Pilipinas. Kung hindi China. Tuloy tayo. Sabi pa dito, umugong na ang napipintong kudita kung saan nagpalabas ng ang mga retired generals ng manifesto laban sa Kamara. Pero itong mga generals na ito, class 87, wala ito. Mga PMAer sila pero walang suporta mula sa publiko, walang suporta sa aktibong hanay ng mga sundalo, at walang suporta lalo sa simbahan. Alam naman natin na ang mga naging successful na pagpapatalsik sa sitting president nangyari dahil merong active support ng mga nasa serbisyo. Merong suporta ng simbahan, particular ang Katoliko. At merong manipulation sa mainstream media and even sa kasi wala pa palang social media that time. Kaya malabo nang mangyari ngayon yung iniisip nila. May social media na eh. Dito, basag na ang unit team dahil harapan ng kumontra si Sara. Prior to that, nagpalabas si Sara Duterte ng kanyang statement na ang pakikipag-usap sa mga ito sa Norway ay pakikipag-usap sa demonyo. Tapos sumunod na lamang ito pong pahayag ni Sara Duterte ng pagkampi kay Celis at kay Badoy. At dito, bagamat hindi inaamin, siyempre, ng kasalukuyan po nating Pangulo at siyempre ni Speaker Martin Romualdez, hindi naman maikakaila na para sa atin, basag na talaga ang unit team. Wala na pong unit team. Ako, nung inatake po nila si Pangulong Bongbong Marcos 2022 pa lamang, hindi na ako naniniwala sa unit team. Si Sir Benji Contreras, lately, nagdeklara na rin siya na wala ng unit team. Si Admin Rich, nakita ko sa post niya sa Facebook, tama yung kanyang observation. Hindi dapat unit team kung hindi dapat unity. Tuloy natin. Ang resulta, number 1, demoted na si GMA. 2, tanggal ang CIF ni Sara. 3, nag-alisa ng miyembro ng PDP laban. 4, basag ang unit team. 5, pasok ang ICC. Yung pasok ng ICC, speculative pa rin yan. Kasi wala namang datos
o evidence na nagsasabi na sila po talaga ay present na dito sa Pilipinas. Although, may mga naniniwala na sila po, dahil nga po confidential ang kanilang investigation, ay nandito na sa Pilipinas. Sumikat si Martin Romualdez and I agree. Tumataas po ang trust and performance rating ni Speaker Martin Romualdez dahil po yan sa ginagawang paninira sa kanya ng mga didisit. At the same time, ang nagiging sagot po ni Speaker Martin Romualdez ay trabaho lang. 7. Nagising ang mga mamamayan na ang mga Duterte pala talaga ay pro-China. Ang daming nagising. Ano? May mga DDS before na naniniwala kay Duterte pero ngayon tumiwalag na sila dahil mas mahal nila ang Pilipinas kaysa sa mga Duterte. Bumaba sa survey si Sara. Tama. Ang pinakamabigat para sa kanila ang napipintong pagtanggal ng prangkisa ng SMNI at DZR. SMNI lang. Kasi yung DZR, bahagi yan ng SMNI. Okay, yes to SMNI shutdown at lalo ng impeach Sara Duterte at sana lang kulong si Duterte para matapos na ang pro-China propaganda at fake news na dala nila. Yan. Hindi pa tuluyang tapos ang istorya. Papasok na ang 2024 at marami pang mangyayari. Hinihintay ko ang pagdemanda ni Leila De Lima kay Aguirre at Acosta. Ang pag-ungkat muli sa Parmali kung saan limpak-limpak ang ninakaw ng mga tao ni Duterte at ang pagkulong kay Kibuloy. And may naalala pala ako, by the way. Sige, tapusin na muna natin to. Kaya ang mensahe ko sa mga DDS na anga-anga, ito na ang huling New Year ninyo. Sa mga pulangaw na noong una ay dumepensa kay Sara Duterte, Merry Christmas at mabuti nagising kayo. And Merry Christmas din sa iyo, kakamping. Ngayon, papanood ko po sa inyo ang observation ng isang dilaw na political commentary. Ito po ay napanood ko kanina. I-share ko na lang din sa inyo ang nakikita niya sa darating po na taon. Panoorin po natin ang interview nito sa TV5. Kagabi yata ito nangyari pero kanina ko lang napanood. Well again, siyempre kasama rin dyan ang politika. Dahil yung unity team ay hindi na unified. Kaya yung solido na koalisyon between the Duterte and the Marcoses ay hindi na ganun kasolido. So siyempre yan ay nakadagdag doon sa desisyon ng presidente na seriously pag-aralan yung pagpasok ng ICC sa ating bansa. Definitely, no? Hindi naman siguro tayo naive para isipin na walang politika dito. Pero mas malakas na batayan ay yung usapin ng international law. Yung ating obligation sa treaty na pinirmahan natin, obligado tayong sundin bilang isang bansa. Hindi ito yung sinasabi ni spokesperson Harry Roque, sayang, abogado pa naman siya. Hindi ito pagsagka sa ating soberenya. Bahagi ito ng ating soberenya na tayo ay susunod sa treaty na ating pinirmahan. Okay. Attorney, on that note, sabi nga po ni Attorney Roque, hindi daw si Speaker Romualdez ang, you know, may pakana ng pagbubuhay nitong idea to rejoin ICC or, you know, to participate or whatever in that probe. Pakinggan natin yung sinabi ni spokesperson Harry Roque. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara doon mga panahon neto dahil doon sa Tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko, kaya na nahinig na si PBBM ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Okay. Yung pahayag na yan itong si Harry Roque, pagpapakita na ito ng open na pagtuligsa sa ating kasalukuyang Pangulo. At alam naman natin na itong si Harry Roque ay talagang sanggang dikit po ito ng mga Duterte. Sip-sip ito, particular kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang conclusion, sa 2024, mahayag na ang mga Duterte ang panibagong oposisyon laban sa kasalukuyang gobyerno. Pero totoo ba na oposisyon sila? Hindi ako naniniwala. Kasi ang pagiging oposisyon nila ay paghahangad lamang ng kapangyarihan. Ang oposisyon kasi dapat, kaya nga may check and balance tayo.
Kung sino ang nakaupo, siguraduhin ng oposisyon na walang magiging pang-aabuso sa ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Yun ang essence ng demokrasya. Yun ang essence ng oposisyon. Pero itong hinahangad ng mga Duterte, hindi po ganun. Kung hindi interest lamang nila. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.